Petaluna, Lodi, hoy ako yon. Inakalang bata, baso na ngayon. Huwag mo na ipilit, baka mabaon. Dati binaliwala, idol na ngayon. Check, ay, oh. 7 years old pa lang po ako, natuto po ako mag-rap kala kuya. Tuwing mag-record po, naikinig po ako, sabay gumagawa sila kuya ng kanta. Binabasa ko po yung mga sulat niya po sa notebook niya, ay nakabisado ko po. Nakita po ni kuya isang beses na nag-rap po ako, kinakanta ko yung kanta niya. Gumawa po kami ng kanta, nagsulat po ako. Ako yung taga-ayos ng mga words at nirecord po namin. Baka ako'y mahuli, baka pwedeng tama na, papasok na ako kasi... Natutuwa po ako mag-rap dahil po nakakapasaya po ako ng mga tao, natutuwa po sila sa akin at lalo po ako nagiging proud sa sarili ko po para prosigyan pa po yung ginagawa ko at higit pa po doon, natutulungan po nga po si mama para po sa trabaho niya po, nahirapan na rin po siya, magpudiskarte po ako doon po sa pag-rap, kaya ayun na lang po ang ginagawa kong tanging paraan para makatulong kay mama. What's up, madlang people? Bason, 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 bason. Sabay-sabay! Radical, ra-ra-radical lang timog. Radical, ra-ra-radical lang timog. Handa ka na ba sa paghakbang ng batang makatampalaban? Pagalingan, pabilisan, patulinan, wala bang palakpakan? Radical, ra-ra-radical lang timog. Radical, nasulat ko po ang kantang Radical ng Timog noong 9 years old pa lang ako. Nagkaroon po kasi ng isang rap contest sa lugar namin at kailangan daw pong i-represent ang lugar kung saan kami nakatira. Dahil po sa South ang nare-represent kong lugar, nagawa ko po ang kantang Radical ng Timog. Pagalingan, pabilisan, patulinan, wala bang palakpakan, Radical? Ikaw ang bituin na sinusunda. Ikaw ang bituin.